Itatapo na ba sa China si Kevin Porter Jr. matapos nga ng kanyang hindi magandang ginawa? Yan ang ating pag-uusapan matapos muna nating bigyang pansin ng ideal Team USA lineup para nga mga idol sa 2024 Olympics na ayon dito kay Kendrick Perkins. Kung saan inilista niya nga dyan sa point guard si Stephen Curry, Jason Tatum, LeBron James, Kevin Durant at Anthony Davis. Sa palagay at opinion nga ni Kendrick Perkins, ito ang dapat na gawing lineup ng Team USA, ang kanilang rest back lineup, kanilang rest back starting 5 for 2024 Olympics. And well, hindi naman ito masama mga idol, hindi naman pangit yung starting lineup niya, actually malakas nga ito. Pero may suggestion nga ang maraming fans na palitan nga daw si Tatum ni Devin Booker para nga daw medyo fit itong mga players. Dahil si Devin Booker can play off-ball mga idol, hindi nga kagaya ni Jason Tatum. At yung ibang mga idol ay nagsasuggest nga na ilagay nga daw si AD sa power forward and then maybe Joel Embiid or Bam Adebayo ang pwedeng maglaro ng sentro para sa Team USA para nga daw talaga overpowering ang kanilang starting lineup, talagang malakas. Pero kung kayo nga ang aking tatanungin, sa tingin nyo ano ang ideal na starting 5 ng Team USA para nga sa next year's 2024 Olympics? Komento nyo lamang yung mga idol. At ngayon nga yatin ang pag-uusapan itong si Kevin Porter Jr. mga idol na lalong lumalabo ang kanyang future in the NBA. Dahil matapos nga ng ginawa niyang hindi maganda mga idol at nakulong nga siya, ay itong si Shams Aranya ay nagbigay ng update sa atin na sinusubukan nga daw ng Houston Rockets na i-trade itong si Kevin Porter Jr. sa ibang team at bibigyan nga daw pa ng bonus, may mga second round picks pa. Pero hanggang ngayon ay wala pang ang kumakagat mga idol. Parang walang may interest dito kay Kevin Porter Jr. matapos nga ng issue na kinasangkutan niya. And then sa further report pa mga idol, sa mga susunod na ibinalita pa sa atin ni Shams Aranya, kanya ngang sinabi na Kevin Porter Jr. is nearing the end of his tenure, most likely in Houston and possibly in the NBA. At talaga nga namang isa itong bangungot mga idol para nga sa napakabatang player ng Houston Rockets na si KPJ na 23 years old pa lamang. Parang papunta pa lamang siya mga idol sa prime niya, parang packet pa lamang siya para kanyang makamit ang kanyang tunay na potential and potentially ay kikita nga siya ng hundreds of millions. Pero nga mga idol, nang dahil nga sa kanyang hindi magandang ginawa na umabot pa sa pagkakakulong niya, ay ang lahat ng ito mga idol most likely na hindi na nga mangyari ayon dito sa latest report ni Shams Aranya. Imagine mga idol losing hundreds of millions of dollars in potential earnings nang dahil lamang hindi ka nakapagpigil sa iyong sarili. So for sure sising-sising na yan mga idol itong si KPJ, lalo na ngayon parang talagang mababa na siya mga idol. Parang hindi na siya mabibigyan pa ng pagkakataon dahil si Miles Bridges na nagkaroon din ng ganyang problema, 1 year na ay hindi pa rin nakakabalik sa NBA. So hindi natin alam mga idol, baka hindi na rin makabalik si KPJ, pero who knows, 'di ba? Baka mamaya ay magulat na lang din tayo mga idol. Baka magaya kay Dwight Howard na naglaro sa Taiwan, si KPJ baka sa China naman o kaya naman sa Japan or sa ibang mga bansa. Pero let's see how this situation unfolds mga idol. Ano nang mangyayari sa karir ni Kevin Porter Jr.? Mabibigyan pa ba siya ng second chance sa NBA or goodbye na talaga?